Come on, everyone! Kaya ka naniniwala kay Darwin kasi may sinabi si Darwin. Hindi ka naman nabuhay sa panahon ni Darwin. Paano mo papatunayan sa akin na buhay si Darwin? Eh, ba't ka naniniwala kay Darwin? Ha? Ba't ka naniniwala kay Darwin? Kasi may sinabi si Darwin na akala mo totoo. Eh, may sinabi naman sa akin yung ibang nagsabi na kakontra nung kay Darwin. Sino ngayon sa atin ang totoo? Who will judge which of us is true? Sino ngayon ang mas tama? Ah, palagay ko, mas tama ako. Alam mo kung bakit? Hindi tayo galing sa unggoy. Ni Darwin yon. Kung galing tayo sa unggoy, kung totoo ang evolusyon, dapat wala nang unggoy ngayon. If evolution is true, dapat lahat ng unggoy, tao na. Wala nang unggoy. But, remember kapatid, the gene, if you have studied microbiology, the gene is a very strict substance. Eto, tutulan ng mga sintipikong ateista, the gene is a very strict substance. It has the information necessary, all the numbers and all the information necessary to form the nose, the ears, to dictate where the calcium will go, to dictate where the mole will be put, to dictate the characteristics of an offspring coming from a parent. So, the gene is a strict information carrier. Ngayon, kung mag-aaral ka lang ng konting microbiology, hindi ka maniniwala ang galing tayo sa unggoy, kapatid. Bakit? A slight difference of numbers and informations in chromosomes and in DNA and in genes will change our being. Will change our being in a way that we will not be like ourselves. And there is a great difference between the gene, the DNA of an orangutan than yours. If you are going to study your bodily system, the gene is something like a box. It is a box information that carries the characteristics of the parents for it to be inherited by the offspring. Kung totoo ang evolusyon, kapatid, na tayo galing sa unggoy, ano ang factor na magpapaliwanag sa alam mo sa siyensya? Bakit nawala ang balahibo ng unggoy ng maging tao? At bakit may tao mukhang kabayo, hindi mukhang unggoy? Bakit nagkaganon? Is there any available scientific explanation na sinasabi mo merong link ang tao sa unggoy? Anong link? Kung merong link, bakit hindi mo magamit yung puso ng unggoy pagka yung puso mo ay depektibo na, i-transplant sa yung puso ng unggoy? Kung meron talaga link. Considering the strict characteristics of the genes, the DNA, and the chromosomes of humans and animals, ang hindi kayang tutulan ng mga ateista, itong sinasabi ni San Pablo. Sa unang Korinto 15, ganito ang ating mababasa sa 39, kapatid na Lord. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Without using Bible.
sinulat ni Pablo 2,000 years ago. Hindi pa uso yung siyensya noon, hindi pa uso yung analysis of the human body, anatomy of the human body, hindi pa uso noon yun eh. Yung study of microbiology, wala pa noon eh. Pero noon, alam na ng Biblia, sinabi na ng Biblia, iba ang laman sa tao, iba ang laman sa hayop, iba ang laman sa ibon, iba ang laman sa isda. Eh sinong Sergio nang tututol dito? Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. Tignan mo ang laman ng unggoy. Tignan mo ang laman ng chimpanzee. Tignan mo ang laman ng apes. Yung flesh. Tignan mo yung kanilang genes. Tignan mo yung kanilang DNA. Tignan mo yung kanilang chromosome. They are far, far, far different from man. Ito ang evolution. Sabi nyo, nanggaling tayo sa one-celled animals. Naging amoeba, naging tapos naging reptiles, tapos naging homo sapiens, etc. You serious? It's a long process. Sabi nyo, merong link. Asan ang link? Nakakita na ba kayo ng isang fossil na yung ang tao eh gradually nagiging unti-unti naging tao? At kung totoo yung evolusyon, dapat ngayon wala nang amoeba. Kawawa naman yung amoeba. Hanggang ngayon amoeba pa rin siya eh. Kung totoo evolusyon, bakit hanggang ngayon amoeba pa rin? Kung ako amoeba, magre-reklamo ko eh. Bakit nag-evolve ako'y naiwan eh amoeba pa rin? Bakit yung bacteria pa rin? Bakit yung virus pa rin? After 3 billion years of existence, according to you or according to Darwin, ang evolution daw ay nangyari millions of years. Ano? Millions. Eh yung bacteria, billions of years na, bacteria pa rin eh. O eto, pakita ko isang halimbawa. Yung tinatawag na cyanobacteria, eto, gaano ba katanda itong cyanobacteria na ito? Ito po yan. It may seem surprising that bacteria can leave fossils at all. However, one particular group of bacteria, the cyanobacteria or blue-green algae, have left a fossil record that extends far back into the Precambrian. The oldest cyanobacteria-like fossils known are nearly 3.5 billion years old. Among the oldest fossils currently known. Tignan mo, yung cyanobacteria, cyanobacteria pa rin ngayon. Eh nakakita sila ng fossil niyan, 3.5 billion years old. Aba, that is a very, very considerable amount of length of time for this bacteria to become now humans. But they are also until now, cyanobacteria. Alam mo yung sinasabing theory of evolution, maraming failures yan eh. Maraming kasunod yan eh. Alam mo kung bakit maraming yan. Unang-una yung sinasabi ko, bakit nang dumating na sa tao, hindi na nag-evolve? Ano ngayon ang sasabihin mo sa akin? Principle ng siyensya na, pagdating tao, tigil na, wala na evolution ha? O ngayon, ang ating human history, ang recorded human history, almost about 35,000 years ang recorded human history. Nung matuklasan yung Mayan civilization, which was believed to have flourished 35,000 years ago in Central America. Bakit sa loob ng 35,000 years, walang evolusyon nangyari sa tao? Magbilang ka kapatid, ha?
Ba't hindi tayo nakagrow ng pakpak? I don't like where this is going. Eh ako rin, gusto ko rin lumipad eh. Kasi ang sabi ng evolution eh, pagkakailangang lumipad, eh nakakagrow ng pakpak. Ano? Kagaya ng mga sea lion, nung mapunta sa dagat, nakagawa ng fins. Eh sila'y lion galing sa lupa. Naging sea lion. O kaya yung sea lion pumunta naman sa lupa, nakagrow naman ng mga claws, hindi naman fins. Hello? Hello? Anybody home? Oh. Think, McFly. Right. Think! Ngayon, kung totoo yung evolusyon na pinagsasabi ng mga naniniwala kay Darwin, eh sana tayo mga tao nag-umpisa na rin tayo magkapakpak dahil maraming tao gustong lumipad eh, di ba no? Ha? By natural selection, dapat marami na tayong na-i-develop sa atin. Bakit tumigil na? Bakit tumigil na ang tinatawag na evolusyon pagdating sa tao? At ano ipapaliwanag nyo? Bakit may naiwang hindi nag-evolve? Magpakita kayo sa akin ng scientific explanation ba't may naiwang hindi nag-evolve? May unggoy pa rin ngayon kung totoo ang evolusyon. Why you have to be mad? That disproves your claim. Because the Bible has it. Without using Bible. Ang sabi ng Diyos ganito. Basahin natin sa Ecclesiastes 3:14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailanman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. This is not a theory. This is a biblical information which is true. Pagka pala ginawa ng Diyos na ganyan ka, walang maidadagdag sa'yo. Kaya ang tao hanggang ngayon, ha? Dalawa pa rin ang mata. Kasi talagang dalawa lang mata sinabi ng Biblia, ginawa ng Diyos ang tao. Without using Bible, walang maidadagdag, wala ring maiaalis. Kaya normally ang tao hanggang ngayon, dalawa pa rin ang bato. Di ba? Isa pa rin ang atay. Isa pa rin ang puso. Ang ginawa ng Diyos, walang maidadagdag at maiaalis. Magbilang ka kapatid, yung paan ng alupihan, hanggang ngayon ganun pa rin karami, hindi naman nadagdagan. Throughout all those millions of years that these beings have existed, tama yung sinasabi ng Diyos sa Biblia. Walang maidadagdag, walang maiaalis. Meron ka ba makikita sa, may papakita sa akin na scientific proof na nawala ang pakpak ng ostrich dahil hindi na sila lumilipad? Nawala. Ay hanggang ngayon eh, may pakpak yung ostrich ko eh. Marami kong ostrich, 20 yata. Tinitingnan ko. Yung kasing ostrich, flightless bird yun eh. Ayon sa siyensya. Eh ba't yun eh, hindi nakakalipad? Eh natural, kahit may pakpak siya, napakalaki eh. Malaking aksidente yung pag lumipad yun. Mabangga aeroplano mo nung katakot-takot na malaking aksidente yan. Pag kaya na lumipad, talagang yan eh, may pakpak man yan, di nakakalipad. Hindi ang ibig sabihin, nung gawin ng Diyos ang ostrich, eh nag-evolve siya ngayon, kung hindi siya naglililipad, eh lumit ang pakpak niya. Walang time in history na ang ostrich, and may nakitang napakalaki na pwedeng lumipad ang ostrich. Hindi talaga siya. And the construction of the ostrich, yung kanyang paa, yung kanyang legs, talagang constructed yon for running. Hindi siya intended na magpa-fly ang ostrich, di ba? Ikaw man ang ostrich, hindi mo rin gugustuhin lumipad. Sa haba ng paa mo, mahihirapan ka lumipad pag ikaw ang ostrich. Hindi mo naman pwedeng itiklop yung paa mo kagaya ng pagtitiklop ng paa ng agila. Ang ibig ko lang sabihin, ano, tama yung sabi ng Diyos sa Biblia eh. Ang ginagawa ng Diyos,
magiging permanente yun. Kung tao ka, tao ka. Kung ostrich ka, ostrich ka. Kung kalabaw ka, kalabaw ka. Kung baka ka, baka ka. Walang maidadagdag o walang maialis. That nullifies or belies the theory of evolution. Hindi totoo yung evolution. Sinasabi sa Biblia, wala kang maidadagdag o wala kang maialis sa mga ginawa ng Diyos. Kaya pag-aralan mo kapatid, ano, kung naniniwala ka sa common sense, hindi ba hanggang ngayon totoo naman eh? Yung nakita nilang fossils ng mga hayop na wala na ngayon, wala na ngayon dahil nag-extinct sila. Hindi sila wala dahil nag-evolve sila. Extinction is true. Wala na ngayon yung dodo. Wala na ngayon yung mga tinatawag nating dinosaurs. Hindi ibig sabihin na wala sila dahil nag-evolve sila. Kundi nawala sila because of extinction. The unfavorable surroundings where they were caught maybe caused their death, kagaya ng mga dinosaurs. Maaaring yung mga tamaraw, kasi ang tamaraw nandun lang ngayon sa Mindoro eh. Maaaring mayroon tamaraw sa Mindanao. Kaya lang, hindi sila masyadong adapted doon. Namatay yung mga tamaraw. Huwag mo sabihin sa akin yung tamaraw, eh naging Toyota. What? Hindi ganun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung tamaraw maging Toyota. I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself, and it's your fault! Your assumption is that evolution is true from the outset. That's your presupposition, and therefore you say that you and I are transitional forms. We're constantly changing into the next thing. That's based on your presupposition that evolution is true. But the observable evidence is that you've got animals that are fully formed. You've got adaptation within a species, but you've never seen any animal produce anything other than... Because that's not how evolution works. You say that's not how evolution works. Over time, it'll turn into something else. But you've never seen it happen.